Ano nga ba ang buhay? Nagsimula ito sa pagmamahal sa atin na ating mga magulang. Sa pagtuklas sa iba't ibang mga bagay. Sa pakikipaglaro na tila ba walang problema. Kinakailangan din nating matuto at makinig. Kinakailangan din nating magsumikap, magkaroon ng isang tiyan. Kaya nagsisipag tayo. Kaya lumalaban tayo. Kasama ang ating mga kaibigan. Sa tahawanan, sa iyakan, sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kung napapagod ka, pwede kang magpahinga. Pwede kang humingi ng tulong sa Diyos na nagmamahal sa'yo. Kung iba naman na nangangailangan, ikaw naman ang tutulong. Matututo kang magbahagi kung ano ang meron ka. Na iparamdam na mahalaga sila. Iparamdam na kailangan mo sila. Ngunit, darating sa punto na kailangan mong magdesisyon. Kailangan mo pumili sa tama o mali. At pag mali ang iyong desisyon, mapapansin mo na naliligaw ka na. Wala ka na. Wala ka ng kasama. Malungkot. Durusa. Wala na ang mga kinahiligan mong bagay. Hindi mo na magawa ang dati mong ginagawa. Wala ka na. Una-una nandyan yung hindi natin makontrol ang mga tao, yung mga drug dependent, sa attitude nila na nagkakaroon ng parang nagugulo, nag-ano, at yung ano-ano pa. Alam naman natin kung magkano ang presyo ng shabu, ng drugs, kung gaano kamahal. But instead na ibili nito sa pera, ibigay sa pamilya, pambili ng pagkain, anong nangyayari? Pambili, ibinibili na siya po pag uwi ng bahay, walang maisaing, walang makakain ng kanyang mga anak. Kaya nagkakaroon din, pati kalusugan ng mga bata, ng kanilang mga anak, na apektuhan. Suportahan natin ang mga programa susubo sa droga. Ang mga paliga kung saan ibabaling ang ating atensyon sa mga panibagong hilig. Ang mga trabaho na bibigay sa atin ng panibagong oportunidad at ng panibagong seminar at symposium na magbubuka
lumalabas ng ating mga kaisipan sa kung ano ang tama at mali. At para ituro sa atin na maging responsable ng mga mamamayan ng Pilipinas. Sa inyo po lahat, kami po isang magandang araw. Isa lang po ang ating masasabi regarding dito sa mga ating mga drug dependent. Sana po naman, iwasan natin. Kung hindi kaya, alisin natin sa ating sarili ang paggamit ng droga. At wala itong may tutulong sa atin, kundi sirain ang ating buhay, ang ating kaisipan. Subalit, kung ang gagawin natin ay divert na lang natin para sa ating pamilya, ang bagay na ito ay maalagaan natin, maisaayos natin ang ating mga pamilya kaysa sila ay malimutan natin. Maraming pong salamat at magandang araw po. Sa panahon ngayon, may tuturing bilang isang malubhang karamdaman ng bansa ang pagkakalulong ng mga tao sa ipinagbabawal na gamot. Patuloy nitong iniimpluwensyahan ang dating konserbatibo at matiwasay na kaisipan ng mga mamamayan. Ayon sa istatistikang nakalap ni Macchiano noong 2018, lumalabas na humigit kumulang 4.8 na milyong Pilipino ang sangkot sa pagbebenta at paggamit ng mga ilegal na gamot. Kung hindi ito mapipigilan ang pagkalat ng naturang maling gawain, tiyak na mas lalong magiging madilim ang kinabukasan ng bawat sambayan ng Pilipino sa mga susunod na taon. Ikaw ba? Hayaan mo na.